hawakan. Sandali lang, ma'am, that at i-introduce kita ng bonggang-bongga. Okay, sa lahat po ng attendees natin, ano, sa lahat ng 68 na attendees natin today, ano po, ngayon po magkakaroon po tayo ng special training about Planet IX. Ang una pong mag-share sa atin ay ating ang coach po, isa sa coaches ng Team Europe International, walang iba ang magaling nating host today, ano po, at very generous of her time, so with Sir Eddie Onya, Ma'am Beth Lanes. Ayan. Bigyan natin, ayan, dami mo na palakpak, oh. Virtual na palakpak naman dyan. Maraming salamat po sa lahat. Ayan, i-ano ko lang din po yung aking ano, kung bakit po ako inabless. Isa po ako sa mga nabless ng ating Planet IX, ano po. Ayan. So, maiksi lang po itong aking sharing. Talambuhay na maiksi. Kung sa Sir Eddie po, napakarami. Para po makilala po nila, alam ko ako po ay honor, kumbaga ma'am, I'm honor po na invite dito and at masaya rin po ako na i-share ko yung ating aking kaunting experiences po. Ano, so ayan, hindi ko na po siya ma... Okay, so ito po yung aking family before po na magpakilala lang ako ng kaunti. So mga 10 minutes lang po itong sharing ko. I'm Beth Lanes. Ako po ay may asawa. Siyempre, dalawa po yung baby ko. Ayan. At hindi na naka-edit. So yun po yung ginagawa ko before for almost 7 years. Ako po ay may business center ng Sophie. So malaki na rin po yung naging team ko dito, ano. So yan po yung aking passion talaga, ano po. At masaya po ako na makipagkaibigan. Ako po isang taong masayahin, ano. So yan po yung ginagawa ko. Kaya talagang nung namit ko ang company ng Crowd1, I appreciated po talaga nung digital product. Kung po ako nagli-liquidate, nag-i-event every month, every time na may mga bagong catalog, may minire-rental tayo, may business permit tayo, and then may delivery charge. And of course, kung magbebenta po tayo sa mga barangay ng Las Piñas, ano po. So yun po yung mga ginagawa ko before. So okay po yung buhay at masaya. Nakapundar na rin po kami, house and lot, yan, sasakyan. Nung, for almost 7 years po namin na ano, ginawa yung business. Ano. So talagang masaya yung family, blessed na blessed po kami through our business po ng direct selling. Pero sa panahon po ng pandemic, ito po, at pumasok ang pandemya, blessed po kami, ano, pero hindi po, blessed kami dahil hindi po nagkasakit ang family, pero ito po yung pinaka-greatest na, ano, na trial sa buhay namin. So sabi nga po, ano, habang kayo, kumbaga, medyo maayos po yung buhay natin before, at meron kang pagkain, meron kang, kumbaga, nasusupplyan mo na kahit hindi po tayo nalayo sa family, ano, eh, meron po tayong negosyo na pinagkukunan ng ating pang-araw-araw. At syempre po, nakapundar din po tayo dun sa previous business namin. Yun nga lang, may isang friend po na nag-alok sa amin ng investment, ano, so 60% yung income. So hindi ko po alam, akala ko po, nung panahon na yan ay blessing. Yun po pala ay isang trials na sa buhay namin. So 60%, so anong nangyari yung mga team ko, in-invite ko po dyan, ano po. So 20%, 60% yung income. So ang dami po namin, buong team ko halos. So nagtaka po yung founder, bakit? Sabi niya, Ma'am Beth, ba't ang dami mong tao? Sabi ko, mga member po yan ang Sophie namin, ano po. So yun, anong nangyari po, ang dami na po ng mga investment, 20,000, 30,000, 50,000. Umabot po yun ng 850,000 for 2 months po, ano. So ito na po, 2 months, lumampas na po ang 2 buwan at nandun na yung mga payout na nakaready na po, ano. So nawala po yung founder. So kami pong mag-asawa yung nakaharap sa mga tao. So ano po yung ginawa po namin mag-asawa? Para masolusyonan, ayan, may nagpapabarangay na po sa amin, mayroon na sa, nandun na sa GC. Yung cellphone ko ho, sobrang trauma ko po dito kasi every morning, habang gigising pa lang po, ano na, tumutunog na yan. Ma'am Beth, nasaan na yung pera namin? Ibalik mo. Sabi ko, wala po sa akin yung pera na sinabi na in-invest natin. Alam naman po ninyo na nasa founder na, ano po. So, talaga, ang ginawa po namin, binenta po namin yung aming property para lang po mabayaran yung mga tao na na-engage po dun sa, ano, no, sa investment. So, yun po yung pinaka-immediate namin na ginawa para magkaroon po kami ng peace of mind. Syempre po yung mga anak ko, na andyan. So, syempre, kung ikaw ay nasa Manila, ano, at nasa ano ka pa, sentro ka pa, yung aming pong bahay at lupa, nasa Alabang po yan, nasa compound, no, yung po yung naipundar namin, ng, ano namin, ng asawa ko.
So, yun po. And then, binenta namin 650,000 immediate na bentahan para lang mabayaran ko yung mga tao namin na naisama ko po dun sa, yun nga, sa investment company. So, talagang na-trauma po ako dun sa, ano na yan, ano, sa investment na yan. Siguro po yung iba, million yung ano, yung nakuha nila, ano. I mean, million yung nawala sa inyo, pero bakit malalim po yung sugat? Kasi nga po, ano, yung pinaghirapan po naming mag-asawa ni Arthur, yung asawa ko ay, kumbaga sa isang iglap lang po ay nawala. So, yung kumbaga nung umalis po kami sa bahay namin, dala lang po namin yung mga damit kasi yung bentahan na yung kasama po yung mga gamit namin. So, talagang sobrang masakit. Tapos na-trauma din ako for almost 8 months. Ayan, nasa stress, natatakot, na nasa loob lang po ako ng bahay. And then, through God's, ano po, yung prayer ko kay Lord, na andun din po. Pero talagang naiintindihan ko po yung mga tao na yung ano na lang po, di ba nakikita natin sa Facebook na nagpapakamatay sila dahil sa stress, hindi nakakayal sa buhay nila. Naranas po yung mga ganong experiences na may mga araw na nagigil ka na lang, umiiyak ka. So, talaga doon yung ano yung takot mo, yung trauma mo. Pero, yun nga po, in the grace of God, na-overcome po natin yan at last year, nung ready na po tayo, ano na, maghanap na ulit ng business, ano naman kaya yung negosyo na itatayo ko, no? And then, at ito po yung napakagandang opportunity na dumating sa buhay namin. Ito pong Crowd One Business. So, yan nga po, ano, nalagay ko lang po dito yung aking mga natutunan sa previous po experience ko, ano po? So, responsibility is active. Accepting that you are cause and solution of the matter. So, hindi ko po sinisi yung aking pong mga naranasan or yung kung sino man yung founder. Hindi po ako nag-rant sa Facebook. Tinake ko lang po yun na yun ay mga learning sa buhay namin mag-asawa. Ano po? Ang pinaka-blessing naman po sa buhay ko is yung husband ko na hindi niya po ako question. Siya po talaga yung aking ano, yung aking best friend. Lahat po kumbaga. Pag umiiyak po ako minsan madaling araw, siya lang lagi nagsasabi, okay lang yung buhay, sabi niya. Kasi naranasan nating magkaroon, nasa natin ngayon na mawalan. Alam ko dadating din yung panahon na magkakaroon ulit tayo. Kaya napakabait ni Lord kasi nandyan po yung husband ko. Yun po yung ano, pinaka-blessing sa akin. Ayan, nayak na naman ako. Ayan, so okay. Sabihin na naman, ayun, so ito po yung trials ng buhay namin, ano. So, sabi ko nga po, I am responsible with my action and my decision. At syempre yung mga tao po na nagtiwala po sa akin, na nadala ko dun sa scam na yun. So, kaya po, grabe guys, ano, sabi nga, accept responsibility of your action, be accountable of your result, and take ownership of your mistake. So, wala nga po kung sinisi, talagang yun nga, ginawa namin kaagad ng paraan, and through, yun nga, sa blessing ni Lord, ano, ay talaga namang, na ano ko po, na overcome po natin yung trials na yun. So, ito po yun. So, sabi nga po, sa buhay po natin, ano, sometimes you just have to die a little inside in order to reborn. So, yun na nga po, nakita po natin ang blessing na ito. Yan, nandiyan na po yung journey ko sa Crowd One. So, nag-isip po ako ng business last year. Sabi ko, ano naman kaya yung business na gagawin ko na may maliit. Kumbaga po, ayoko po kasi ng reseller lang. Ako po ay gusto ko talaga yung may business center para malaki po yung income, malaki yung sakop ng pwedeng kitain. Ano? Kaso po doon, magsisimula ko sa negosyo, 50 to 70,000. Ano po? So, malaki talaga yung capital. Sabi ko, paano kaya to? Wala naman na akong capital kasi nga nag-back to zero na po kami. So, yun po yung, ang meron na lang po is yung other mga stocks po namin na kailangan po namin i-out, no? I-out namin yung mga products na yun. Pero, yun nga, hindi naman agad-agad magiging pera yon. So, ito na po yung journey ko sa Crowd One. So, nakaraan po yan yung last year, ano? Alam nyo po, nung ako po inasa panahon ng depression, lahat po ng mga kaibigan ko, pinaga-unfriend ko, pati mga kapatid ko sa depressed po, ano, pinaga-unfriend ko sila. Tapos nung nandito po, nag-post po ako niya sa Facebook, ayan, di mo ba? Ang saya, sabi niya, ayan, nabuhay yung kapatid natin galing abroad. Di ba po? So talagang, nakita niyo po ako masayahin, excited. So ako po talaga ito, pero nung panahon po ng trials, talagang sobrang depressed ko po. Yan. So yan po yan, blessing. So through Crowd One, ano, at ito na nga po yung Crowd One Company. At doon po ako na-engage sa Planet IX. Actually po, una ko pong na-focus yung Planet IX kasi may idea na rin ako last year, naghahanap nga po ako ng mga pagkakakitaan online. Kasi nga po, di ba, sabi ko,
wala na kaming pwesto, nag-close na po kami totally. So naghanap po ako sa YouTube ng mga online na pagkakakitaan bago po ako bago ko ito na meet ang ating Planet IX. Sabi ko nakita ko po yung mga NFT game. So nag-engage po ako sa mga NFT game, nagsali ako diyan. Marami po ako mga sinalihan ng mga NFT game na maliliit lang ang capital, mga 1,000, 2,000. Ano po? So may pinakamalaki akong binitawan po diyan na ano na ng capital. Pero ano lang naman, hanggang 5,000. At yun, doon ko nga po nalaman na after 3 months po, nawawala po yung platform nila. Nung nakita ko po yung Planet IX, dito po talaga ako nag-focus. Dito po sa business na ito. So yun nga po, ano. At ang Planet IX po, di ba, nagsimula po siya last year, July. And then, December po, napasok po siya sa blockchain under po ng Polygon Network. So, bumili po ako ng token. Yung token po natin ay XT token. So sa lahat po ng mga NFT player dyan, alam po nila yung tinatawag na pioneering ng isang NFT game. Pag ang isang NFT game nagsisimula, bibili po sila ng maraming token. Kasi alam nila, pag nag-boom po yung isang play to earn na game na yan, ay million po yung pwedeng kitain. Parang ganito, bigyan ko lang po kayo ng konting idea. Axie Infinity since 2018 po nagsimula yan, pero nag-boom po yung market ng Axie is last 2020 po, nung panahon ng pandemic, at grabe po, million yung kinita ng mga taong nakasabay nung 2018 hanggang 2020. Okay? Dahil nga nakasabay sila sa Pioneer. So ito po, nung December po, nag-51 po yung ating IXT token. Okay? And then February, nag-240 plus po yan. So doon po kami kumita ng almost 200,000 kasi nakabili po ako ng token. Okay? At the same time po, ano, meron din po kaming nabiling drone. Si Ma'am Dors, naturuan ko din po dito dun sa buy low, sell high. Okay? So, yung akin po mga na-pay out sa crowd, one yung kaunti. And then, pasan po nang galing. Yung mga product ko po, previous po natin na nagsara, no, yung aking mga product, in-out ko na siya, naging pera na. So, dun po ito na-invest sa ating pong IXT token. At ito na nga po, almost 200,000 yung kinita natin. So, yun na nga po ang nangyari. Ano? So, nag-ano na tayo, kumbaga, unti-unti po tayong na-bless dito sa Planet IX. So guys, nakabili po ako ng cash na laptop, at ito po yung motor. So sabi ko nga po sa inyo guys, nawalan din po kami sa sasakyan, nawalan ng bahay. So bakit po appreciated? Sabi po ng asawa ko, na-decline po siya, nag-apply siya ng motor bilang pagsisimula po, no? Sabi niya mag-apply ng motor. So na-decline po siya sa pag-apply ng motor. Sabi ko, magkano ba yung cash na yung February po yan? February ko po binili yan, nung mataas po yung token natin. So sabi niya, na-decline. Sabi, magkano ba yung cash na motor? 50,000 daw. So nag-withdraw po ako ng 50,000. Akala niya wala akong pera. So yan po yung blessing through Planet IX. Ano po, so talagang, ako po, yung iba po, di ba, ang pinopromote po talaga is yung marketing plan. So talaga namang maganda din naman po. Kaya lang ako po, sa part ko siguro, dito po ako na-engage sa NFT. Kaya po, more on ito yung sinishare ko. Kasi po, marami din po talaga itong source of income. At kumita din po ako dito ng malaki. At bilang nanay, ano, yung aking pang-grocery, yung aking pong, nung nakaraan, nag-tuition po yung anak ko, dito ko rin po kinuha. So talagang blessing po talaga. Ano po, so naka-withdraw man po ako sa crowd one, 12,000 lang. Noong nakaraan po, I think 7. Ayo. So sa mga nagsasabi na hindi po nakaka-withdraw po tayo sa ating dashboard, okay? At syempre, dito po sa Planet IX, mas nag-grow po ako dito kasi I think dito po ako na-engage. So pili lang po kayo ng mga products, ano, ng ating product, kung saan po kayo mas mag-grow. Yun po, pero syempre, hindi pa rin po natin kakalimutan yung ating marketing plan. Syempre, di ba, yung pag-share ng business. Kasi yun din yung isang way para makakuha ka din ng member, ito din yung pwede mong i-offer. O pag gusto nilang maglaro sa Planet IX, dadaan sila ng Crowd1 platform. Kipo ba? So, I think, dito po ako nag-grow sa Planet IX. And then, ito po yung last month na na-receive ko rin po sa ating Planet IX, ano, 737, 40,000 po yan. So, ako din po ay malapit ng makabuo ng territory. So, 7 lots na lang po yung dikit-dikit na yun at 200 na fix na po, ano. So, yung ano natin, guys, marami tayong source of income sa ating Planet IX. Para po tayo makapag-share para sa mga gamer, ano, dadaan sila ng platform ni Crowd1. At yun nga po, may mga taong magagaling mag-invite, may mga tao din po na hindi po magagaling mag-invite. So, pwede po silang pumili sa ating produkto. So, yan po yung ano, kumbaga, si Crowd1 po ay isang susi para po magkaroon tayo ng magandang buhay. At the same time, yung ating mga produkto naman, doon po tayo din magkakaroon ng additional na financial na
ano, pandagdag po natin. So ako po, isa ako sa na-bless ng company ng Crowd1 from, kumbaga po, nawala na nga po ng pag-asa, pero pinakita po sa akin ni Lord. So through, in the grace of God, ano, sabi nga po, yung mga trials na yun sa buhay ko, na-realize ko, si Lord lang talaga yung makakapagbigay, I mean, makakapagkuha kung ano mong merong ka, and then, para lang i-redirect ka sa kanya. Tama po ba yung character po natin, at yung pag-uugali, at yung isipan po natin, na dapat lagi po natin ina-acknowledge si Lord sa lahat ng blessing. So ngayon po, syempre, I make it a point din po na nagbibigay din po tayo para kay Lord. Para naman po sa isang way po natin sa pasasalamat. And I think parang dun po ako na nakukorek po yung character ko. Ano. So patuloy po tayong nabibless dito sa ating Crowd1 business at syempre po yung ating Planet IX. Maganda po talaga ang Planet IX. At natuwa nga po ako, diba, dahil naka-long term po yung Planet IX. Alam nyo po ba, ito pa po pala yung tips. Yung tips ko ano before po, malast na po, ayan. Ang buhay po ng isang NFT game, ang ating Planet IX kasi isa po itong NFT game, play to earn po ito. Although magbabuy and sell tayo ng lote or sa IX token, ang buhay po ng isang NFT game ay nasa community. Ano po ba yung community, Ma'am Beth? Ang community is yun yung group of people na naglalaro at nag-i-invest sa isang NFT game. Ang isang NFT game po, kapag umayaw po yung mga player, yung mga investor, kukunin na po nila yung mga investment nila, lalo na sa token, ano, ay mawawala po at babagsak. May isa din pong Philippine NFT game po, dati po grabe, ang taas po ng token nila. I think ang dami po ng kumita dun sa ano na yun, para siyang isang coin din. Or isang diamond din na nalaro yan. Ay, baka narinig nyo na, pero naka-live tayo, ano. At nung last year po, sobrang ganda po ng flow. Ang gamit po nila ay Ethereum. So tayo, napakatalino po ng ating Planet IX founder. Bakit ginamit po nila ang Polygon? Points, cents lang po every time nagtatransact po tayo ay talaga namang ang unti lang po ng gas fee, ano. So yun nga, ang buhay ng isang NFT game po ay nasa community. Ang Crowd1 business po ay may 40 million member last year at ngayon nga po ay 50 million. Napakatalino po ng founder ng Planet IX. Bakit? Bakit siya matalino? Kasi hindi siya totally kilala sa public last year, di ba? And then, ano po nangyari? Yung ating pong Planet IX ay pinasok sa blockchain under ng Polygon Network nung December. At hindi po nagsimula ang token natin sa piso. I-research niyo po yung mga NFT game dyan. Nagsimula yan sa 5, sa 25 cents, sa 50 cents hanggang maging piso. Totoo po yan. Pero ang Planet IX, napaka-powerful po niyan. 51 pesos po nagsimula ang IX token natin. Kaya ganun po kaganda yung ating NFT game. At yun na nga po, ano, at hanggang ngayon, sabi nga po ng Polygon, ano, nung in-interview daw po, nagulat po ang Polygon Network, ano meron kay Planet IX? Bakit biglang within 5 months po nung April, di ba? Nanguna siya sa Polygon Network as NFT game. So ano meron dito sa NFT game na to? Bakit ang bilis mag-grow? Di po ba? So doon po nalaman na yun nga, meron siyang partner na kumpanya. Sa Dubai po yan, narinig po yan at napanood ko sa interview ni Sir Felix, ano? At kay Sir Chris, I mean. So yun po yung ano, yun po yung pinaka-power ng Planet IX. At ano po yung naging ending? Ang naging ending po is naging partner po siya ng Polygon Studio ang Planet IX. So that's why grabe po. Ang lalim po niyan, ang laki po ng network ng Polygon Network. Kaya naman talagang ano, kumbaga ay isa na naman pong matagumpay na pakikipag-partnership po ni Planet IX. At ngayon nga, nire-review na po yan ng mga YouTuber. Ano meron kay Planet IX? At yan guys, no? Wala pa po yung isang taon, 7 months pa lang po, mag-8 months pa lang ngayong August po, this month, nung December hanggang ngayon. So nangunguna po yan sa Polygon Network. Kaya gayo guys, huwag kayong magpatumpik-tumpik pa. Ano. Sa IXT token po natin, napansin nyo po diba nung kahapon po 58, ngayon po umabot sa 70. Kung nakabili po kayo ng 58 pesos, okay, at nakabili ka ng 1,000, 58,000, at ngayon po ay naging 65. Ibig sabihin guys, kumita ka na ng almost 9 pesos. I mean, 7. So, ibig sabihin guys, pwede kang kumita ng almost 20, ano, ayan, wait lang po ha. Yung aking partner po, si Sir Francis, meron po siyang 1,900 IXT token. So, inaaba na, bili po namin yun ng 58. Inaabangan po. So, ngayon po, 68 po yung IXT, so may 1,800 po siya. Nakinita? So, i-times po natin yon. Ay, wait lang. So, 58 po less. Ili-less ko lang po ng 68. So, may 10 pesos po siya. 1,900 IXT times 10 pesos. May kinita po siyang 19,000 po. Okay? Less. Ayan. 1,900 times 10.
So, 19,000 po ang kinita ni Sir Francis. Yes, yun po yung inaabangan namin. At yan po yung tinuro ko sa team ko. Bumili kayo ng IXT token habang mababa pa. Kasi pag umabot po yan, pag lumampas lang ng 10 pesos, yung kinita ng IXT token, napakalakas po niyan, guys. Hindi po biro yung mag-angat po ng 1%, ng 10%, ng 15%. Ibig sabihin, nag-grow po talaga yung ating Planet IXT token. At ngayon nga po, nag-withdrawan na naman po sila. Sabi ko, 19,000 na naman yung kinita mo. Kaya ganun po, guys. No? Kung ano yung naranasan ko, yun din po yung dinoduplicate ko sa team ko. So, kumbaga po, ito po yung totoong platform na Easy Money. Kailangan mo lang talagang timingan. Tatimingan mo yung mataas na token. Bibili ka? So let's say bukas nag 58, bumili ka na naman para kung next month po maging 70 yan, kumita ka ng 12 pesos. Kung 1,000 ay XT token po yun, so 120,000 ang pwede mong kitain. Ganun po siya. Okay? So yun po yung ating IXT. So dun po rin ako kumita. Okay? So yun po ano? Okay, nothing is impossible with God. So, yun lang po yung aking may i-share. Sir Eddie, maraming pong salamat. And Ma'am Connie, ayan. Tapos na po ako. Ang hapa. Okay, thank you so much, Ma'am Abet. Ano, naiyak naman ako sa'yo. Napaka-smiling face mo. Hindi ko alam na mabigat pala yung pinagdaanan mo. Ano, dito talaga sa ating Proud One family. Ano, iba-iba tayo ng journey sa buhay na pinagdaanan. Ano, and, yung sa'yo, nakarelate din ako kasi lagi ko yung minomotivate sa mga tao, ano, sa mga tao namin, sa mga tao ko, ano po, na yung failure only becomes failure talaga pag sumuko ka, if you quit, ano. Pero ang pinaka-importante dyan, what matters most is you manage to get back on your feet, ano, move on, continue what you're doing, and be better. Tingnan niyo si Ma'am Beth, ano, pumunta siya, nakita niya si Crowd One, ano, hindi na siya nag-concentrate sa networking, ano, nag-concentrate din siya at inaral din niya, ano, dapat kasi maging open tayo, eh, mag-aralin natin lahat kung saan tayo, kung saan natin alam tayo magpa-prosper, ano po, nag-concentrate siya sa Planet IX. So, hindi lang siya kumikita sa kanyang residual income, kumikita pa siya ngayon ng malaki sa kanyang Planet IX, ano po.